Yo mga idol! Welcome back sa ating channel dahil may bagong pag-uusapan na naman tayo mga kaboltok patungkol sa GSW at sa Lakers. Unahin natin sa Lakers mga idol sa edad na 37 sa loob ng 19 taon. Pinasasalamatan ngayon ni LeBron James ang kanyang mga ginawa at ginagawa para makondisyon ang kanyang katawan. Unang-una daw ang tamang pagtulog. Mas nakakatulog daw siya ngayon nang mas maayos sa gabi pagkatapos ng laro. Natural daw nakatangian ang tao ang matulog at iyon ang number one para sa kanya. Pero bago daw matulog ay nag-iisip muna siya ng paraan kung saan mas maaari siyang gumaling at maging mas mahusay. Pero kumukuha din daw siya ng tulog sa tanghali at sinusubukang matulog pa rin ng ilang oras. Halimbawa ka Boltok, siguro yan sa biyahe niya sa eroplano. Ang sikreto din daw ni LeBron James ay ang malamig na batiya at doon nag-uunat at kumakain ng tama. Naglalagay ng tamang pagkain sa kanyang katawan. Iyon daw ang tamang gasolina para makapaglaro nang wala pang 48 oras. At samantala mga kaboltok, sa kaugnay na balitang iyan, sa Lakers pa rin walang duda, si Russell Westbrook ay isang malalaro na madalas na pinupuna ngayong season. Hindi niya nahanap ang kanyang sarili sa Los Angeles Lakers. At maraming mga fans at analyst ang pumupuna sa kanya dahil sa kanyang hindi mahusay at mabigat na turnover na estilo ng paglalaro. Dahil diyan, nagkaroon ng mga naunang mungkay ang ilang analyst tulad ni Skip Bayless at si Russell Westbrook daw ay dapat nang gawing bench player ng Lakers. At tila naman mga kaboltok, ang mungkahing iyon ay nakarating na sa loob ng organization ng Los Angeles Lakers. At si Adrian Wojnarowski ng ESPN ay nagsabing may nagtutulak daw sa Laker front office na gawin ito at isa katuparan na i-demote si Russell Westbrook sa pagiging starter at gawin nang off the bench. Gayunpaman sinabi rin ni Adrian Wojnarowski na hindi ito sinasang-ayunan ng head coach na si Frank Vogel. Mga idol, hindi lamang malinaw kung si Frank Vogel lamang ang hindi sumasang-ayon ngayon dito dahil sa tingin at pananaw ni Frank Vogel, si Russell Westbrook ay isang dekalidad na manlalaro at magagamit pa talaga. Kaya marahil ang paglipat sa kanya sa bench ay maaaring makatulong sa kanya na magtagumpay. Dahil hindi siya nakikipag-away kay LeBron James para sa mga tungkulin sa paghawak ng bola, madalas pa nga mga idol, hindi na si Westbrook ang point guard dahil si LeBron na ang nagtadala ng bola, kaya hindi sila nagtatalo sa bagay na yan. Sana lamang maisip ng LA Lakers ang mga bagay sa hinaharap at magsimulang sunod-sunod na panalo na. Dahil ang regular season ay malapit nang matapos at hindi na rin ako magugulat mga kaboltok. Pagdating ng araw, baka maisip ni Frank Vogel na tama pala si Skip Bayless. At samantala, palitang Warriors naman. Sa kabila nga ng pagkatalo ng Warriors sa Lakers, binabalak ngayon ng Warriors na hindi isama sa Denver Nuggets si Stephen Curry at Klay Thompson, maging si Andrew Wiggins. Sila ay pinagpapahinga lamang ng Warriors. Kumbaga mga idol, lagay talo ang Warriors sa Denver sa kanilang road game. Ngayon mga kaboltok, sa akin pong palagay, dapat matalo ang Warriors sa Denver. Dahil kapag nanalo ang Warriors sa Denver at hindi kasama si Stephen Curry, Klay Thompson, maging si Andrew Wiggins, isa lamang ang ibig sabihin nito. Kayang manalo ng Warriors nang hindi sila kasama sa lineup. At yan ay mag-uumpisang pagdududa na para sa Warriors. Maaari rin nga mag-isip ang mga fans na sila ay pabuhat lamang doon. Kaya maaaring i-trade ang isa o dalawa sa kanila. Halimbawa ang injury prone na si Klay Thompson. Yan ay kahit pa sila ay franchise player ng Warriors. Nasisilip na rin kasi ngayon si Klay Thompson sa pagiging inconsistent. Ganon din naman si Andrew Wiggins. Dahil matapos nga nilang makatapat ang Lakers, para bang nabalatan sila? Dahil hindi sila pinaporma ng perimeter defense ng Lakers, kaya ganon na lamang ang naging output nila. Halimbawa si Klay Thompson, 7 points, isa lamang ang pumasok sa 5 bitaw sa 3 points. At si Andrew Wiggins, 14 points naman, all-star player pa yan at tinatapal-tapalan lamang ng undrafted rookie ng Lakers na si Austin Reaves.
sadyang mababa nga sa inaasahan at nagresulta sa pagkatalo. Sana lamang ay makuha at bumalik na kaagad ang kanilang laro bago pa sumapit ang playoffs, dahil pag nagkataon na, mauulit lamang ang pangyayari sa pagkatalo sa Lakers. Dahil lumalabas talaga sa ngayon, talagang hindi kaya ni Stephen Curry na buhatin pa ang GSW. Yo mga idol, ano ang masasabi mo sa video natin for today? Komento mo na lamang yan sa ibaba, i-like at i-share ang video para sa suporta. Mag-subscribe ka na kung bago ka pa lamang at click mo ang notification bell. Select mo yung all para wala kang malagpasang mga future video. At i-follow mo na rin ang ating Facebook at Twitter account. Ako po si Jan, ito po ang Basketball Talk. Keep safe mga idol!